What is up, guys? Good morning, no? So, pupunta tayo ngayon ng Wau, Lanao del Sur. Ito po yung kasama natin na naka-Honda Click 160, si Harold Boy. Ganyan na kanyang Click 160. At saka mayroon din sa likod natin naka-ADB 160. Kasama ko rin sa trabaho si Tom J. So ito ngayon ay nagusto stroll na tayo. But before we go to Wau, pupunta pa tayo ng gasolinahan sa Marama, kasi doon tayo dadaan via Pangantukan at saka Kalilangan, no? Magtubil tayo doon ng full tank, kasi para hindi na tayo mag full tank doon sa Wau. So isang trip na to, galing Maramag then pa uwi. So let's do this. Ito guys, nag full tank tayo, no? So may gusto kong i-challenge sa aking self, no? Gaano ba talaga katipid tong sniper natin pag nag full tank tayo? So dito natin yan malalaman, kasi ni-reset ko na, ha, ni-reset ko na. So dito tayo magkakaalaman kung ilang fuel efficiency tayo after natin pag full tank, kung gaano ba katipid si sniper. Partida, dadaan tayo sa mga bulubundukin ng bukid nun, no? Sa Pangantukan, sa Wau, at saka sa Talakag. So dito natin matitis si sniper gaano ba siya kadipit sa bangkingan, sa ahunan, sa bukid. So ito guys, kung gusto niyo makatipid sa inyong takbuhan sa sniper 155, let me say this to you, ang sweet spot sa kanyang engine speed para sa maximum fuel efficiency is na between sa 4,500 to 5,500 RPM. Diyan ang sweet spot na ma-attain niyo ang maximum fuel efficiency, no? So sa akin ngayon, medyo paahon to ng konti, is nakatakbo ako ng between 58, no, to 60 kilometers per liter. So medyo tipid-tipid kahit dito sa may medyo paahonan konti na portion. So huwag niyong ilag ang inyong engine below 4,000 RPM, dahil nagiging inefficient na siya sa kanyang fuel consumption. So ito guys, pagbababa ako ng 4,500 RPM at 6 gear, is bumaba din ng kanyang fuel efficiency. So ito ngayon nasa 70 kilometers per liter at near 5,000 RPM. So ito yung gagawin natin. Dapat i-maintain natin na nasa 5,000 to 5,500 RPM yung engine speed natin to achieve the maximum fuel efficiency, no? So ito ngayon, 6 gear, nasa 70 kph ng takbo natin. Nakaatin pa tayo ng around 60, no? 60 to 65 kilometers per liter. Now depende yan sa factors, yung road surface condition, yung kung gaano ba ka steep yung paahon, no? Pero kung pababa is kung pababa ang daan is mas efficient, dahil pwede ka lang mag-lift and coast. Ito guys, bumaba na tayo ng below 4,500 RPM. So we need to downshift. At ito guys, medyo paahon na to, at 5th gear, 5,000 RPM, naka-achieve tayo ng about 40, no? 40 kilometers per liter. Ito guys, andito na pala tayo sa Lanao Sur, no? For the first time, nakatungtong na din tayo sa Islamic province ng Lanao del Sur.
So, first time tayo po nakadating dito sa WAU. Dahil may assignment tayo dito. May check tayo dito sa ating work related na mga duties. Check natin kung gaano ba katipid si sniper. Oh, baka may checkpoint dito. Sana walang harang, pero lusot naman ang mga ano dito, mga sikat dito. So ito guys, punta na tayo ng WAU. Ganda pala dito sa ano, sa lungsod ng Kilikili, ang mga bulubundukin dito at saka mga bulubundukin doon. Saka maganda din ang tanawin dito, no, kung dadaan ka dito ng maaraw. Ang advice ko lang sa iyo, kayo mga motorista, huwag kayong dadaan dito pag gabi. baka matsimpuhan kayo or matimingan kayo ng redo, no. So fortunately, maganda pala yung scenery dito. Medyo hindi matao. Yan, medyo tahimik. Mamaya, no, mga in 15 minutes aabot na tayo doon sa lungsod ng WAU. Welcome, assalamualaikum. No, andito na tayo sa lungsod ng WAU. So ngayon matitignan na din natin, no, kung ilan ba ang fuel efficiency natin. So dito na magkaalaman. Dito na magkaalaman. Kilometers per liter guys. Ganito katipid kahit nung hindi tayo dumaan sa patag na highway, dito tayo sa may ahunan, no, sa bangkingan ng bukid nun, hanggang makatarating tayo sa WAU. So ganito pala katipid yung sniper natin guys, kahit sa ahunan, sa bangkingan, matipid din. Hello guys, pauwi na tayo, no. Assalamualaikum. We are now exiting from the municipality of WAU. Pauwi na tayo ng CDO. So bakbaka na ito dahil na-achieve na natin ang ating fuel efficiency challenge na 62 kilometers per liter. Wala na akong papatunayan pa na iba, kasi itong sniper natin, pwede itong maging Yamaha site sa fuel efficiency, kung alam nyo lang ang technique na kagaya ng ginagawa ko. So ito yung technique para ma-attain mo ang maximum fuel efficiency, no, under normal driving conditions. First is short shifting, ano? You need to short shift as early as possible. Ngunit hindi mo pwedeng i-short shift na parang naglalag na yung engine, no, or yung nasa masyado mababa ang kanyang engine RPM, no. Second is find the engine speed na sweet spot sa kanyang maximum fuel efficiency sa bawat gear. Ang kanyang sweet spot is nasa between 4,500 hanggang 5,500 RPM. Nandyan ang kanyang sweet spot para makuha mo ang kanyang maximum fuel efficiency. For example, sa 6 gear, patag ang daan, dyan ang sweet spot, between 4,500 hanggang 5,500 RPM. Then pangatlo sa braking is mag-lift and coast ka early, no? Pagdating sa downhill, pwede mo i-lift ang throttle mo or downshift early. Pagdating mo sa tuktok ng uphill, tapos pababa ka na, yan, pwede na ka na mag-upshift early. Tapos kung paohon ka,
i-match mo yung ano, yung gear mo sa engine speed RPM base dyan sa kakahirap ang paahon, no? Ganda ng ano yun, ah, ng mga ng mga big bikers, ah. Ito, example lang, ah. Oh, ito, napaka mababa ang gearing ko, no? Na sa 3500 RPM at 6 gear. Hindi yan ideal, masyadong matakaw yan saga sa low engine RPM. Ito, malapit na ako sa 4500 RPM. Is medyo matakaw sa ng konti sa gas. Pero kung ma-attain mo yung ano, yung pag ma-attain mo yung engine speed niya sa 4500 RPM hanggang 5500 RPM, kung nasa 6 gear ka, ito yung ideal na speed, no? Nasa mga 60 to 65 kilometers per hour at 6 gear. Dyan mo ma-attain ang maximum fuel efficiency. Mas magiging efficient siya pag ganito yung downhill. Pagdating mo sa uphill, eh dyan mo na dapat i-chechempo, no? Itatiming mo kung kailan ka mag downshift para ma-attain mo ang maximum na fuel efficiency. So yan lang ang sikreto para mas maprolong pa ang iyong total ni mo na running distance hanggang sa kailangan mo na mag-refuel, no? So yan lang, guys, and then hindi na tayo magtatagal sa ating vlog dahil pauwi na ako. Wala na akong ibang masasabi dito. Kaya ito si Yamaha Sniper, pwede din itong maging Yamaha site, no, sa in terms of fuel efficiency. So I'll see you later on my next ride. Shalom.